Stress na nga ng sobra itong si Lynette dahil ayaw pa rin siyang tantana ni Moira. Pinagbintangan itong si Chang Susan na nanguha ng wine. Pero ang totoo, si Moira ang naglagay sa loob ng bag ni Chang Susan ng wine na nagkakalhaga ng 100,000. Kaya naman, kawawang Chang Susan na pagbintangan at nakulong dahil kay Moira. Kaya naman, nalungkot itong si Lynette sa nangyari dahil imbis na maging masayang moment nila ni Don Carlos at ni Chang Susan, ay naging isang malungkot na pangyayari sapagkat nakulong naman itong si Chang Susan dahil kay Moira. Nga batid ni Lynette na talagang ayaw siyang tantanan ni Moira. Kaya naman, mapapaisip ito at tatanggapin na lang ang alok ng Eastridge na maging isang CEO para makaganti dito kay Moira at para tumigil na rin ito sa kanya. Wala din namang nangyayari kung mananahimik lang siya sapagkat andyan lang lagi si Moira na handang-handang gumawa ng kasalanan sa kanila kahit na wala silang ginagawa, kahit na nananahimik na lang sila. So, kung ganun lang din, ay lalaban na lang si Lynette sa pinagagawa ni Moira sa kanila. Nga siguro yung sinabi ni Lolo Pepe na aaray din siya kapag hindi na niya kaya ang sakit. Wala na nga ito ng respeto si Moira at sumusobra na nga ang kayabangan at kamalditahan nito, lalong-lalo na nagkaroon siya ng kapangyarihan at napasakan niya itong effects. Batid naman nating hinding-hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Gagawa at gagawa ang Diyos ng hakbang para ito'y matalo. Hindi nga madali ang papasukin ni Lynette dahil hindi naman niya linya ang trabahong yun. Ngunit alam naman niyang hindi siya pababayaan nitong si Giselle at tutulungan siya kung paano ang gawin yun at tutulungan siya sa lahat ng laban niya. Kaya lalakas na rin ang kanyang loob, alang-alang sa kanya at alang-alang na rin kay Annalyn na patuloy rin nakakaranas ng pag-aapi galing kay Moira at kay Zoe. Ito na nga ang tamang paraan at panahon para turuan at tuldukan ang mga pinagagawa ni Moira laban sa kanila na sobra-sobra na talaga at hindi na maganda. Ito na nga ang inaantay ng lahat, ang matutunang lumaban itong si Lynette. At yung hindi na siya nagpapaapak at nagpapaisa dito kay Moira na lagi na lang siyang nananalo, hindi pwede yung ganun. Dapat matuto na rin siyang lumaban sa mga pinagagawa ni Moira at huwag siyang maging martyr dahil hindi na uso yung martyr sa mundo. Isipin niya hindi lang siya ang nasasaktan at naapi kundi pati mga pamilya na ay nadadamay na rin. Ganun si Chen Susan at ganun din si Annalyn. Kaya abangan natin guys. Thank you for watching.